So magandang umaga mga kamadla. 6:30 AM na ng umaga, pero yung panahon ngayon parang makulimlim. Ayan ang mga panang araw, parang hindi siya ganong sisikat, pero maaga pa naman. Ngayong araw na to mga kamadla, mag-general cleaning tayo sa ating bukid. Mga nakaraang buwan kasi o nakaraang linggo, napabayaan natin yung bukid, hindi na nahahawan. Dahil busy tayo dito sa construction, dito sa ating loft, sa ating bahay. Ngayon, pagtutunan natin ng pansin, sila naman ang ating lilinisin. Sama natin dun si Mark, saka si Jess, makikita nyo mamaya. At saka nga pala, sa nakaraan natin video mga kamadla, nakahuli tayo ng dalawang hito. Maraming nagko-comment na ang isang hito daw doon ay buntis. Kaya minarapat natin o minabuti natin na i-save siya. Hindi natin siya niluto. Pawalan natin siya ulit doon sa ating mini farm. Tara, samahan nyo ako. Ito yung hito. Pakita ko sa inyo at ang mga kagamitan natin. Nakahanda na. Ito na mga kamadla, yung hito. Ayan o. Ayan ang sinasabi yung hitong buntis. Hindi natin siya kinatay. Pawalan siya natin ulit sa bukit. Sinave natin. Binigay natin ng ilang araw. Pero pinapakain naman natin. Dahil meron tayong aquarium doon na malaki yun. Doon natin siya nilagay. Ayun, sinali natin siya pansamantala sa timba para madala sa bukid. Ayan siya mga kamadla, pawala natin para magparami doon, sayang din yan. Ayan ating mga kagamitan, nandiyan yung ating panaba, saka yung pala, ang ating sombrero. Mapapalaban tayo ngayon sa bukid. Tara, samahan nyo ako mga kamadla. Ito na mga kamadla, dito na tayo sa bukid. Ipawawala na natin yung hito, i-release na natin ulit sa balon para makapagparami siya dahil nga buntis. Ito mga kamadla, samahan nyo ako, tingnan nyo. At hinihintay na rin natin ang ating mga kasama dahil tingnan nyo yung paligid ng ating uniform, sobrang sukal na yan o. Ang dami ng damo. Lilinisin natin yan ngayon mga kamadla. Tara, samahan nyo kami. Ito mga kamadla, nag-sample muna tayo ng gagawin ni Mark sa ni Jess dito sa ating farm. Kung makikita nyo, ayan, dapat ganyan ang kalalabasan, yung wala ka nang makikitang damo. Ayan, malinis na malinis, nakita nyo kung paano maghawan. Binigyan natin muna sila natin ng demo. Ayan, ganyan dapat para walang damong tutubo pa. Ayan ang mga huwanin nila, oh. Kita nyo, ang labong ng suwal, ang dami ng damo sa mga talong para malagyan natin ng kataba. Yan, lilinigin nila yan buong paligid. Hanggang dito, palililis natin yan para luminis, para matanggal yung mga damo-damo dyan, para gumanda yung mga gulay natin. Ayan. Okay mga kamadla, antay-antay lang, antay natin sila. Mamaya, nandito na yun. Ito na mga kamadla, nag-uumpisa na gawin dalawa. Ayan, nakikita nyo si Jess, ayan, sa background natin, nag-uumpisa na. Ayan si Mark. Ayan, naglilinis na. Lilinisin nilang mabuti yung ating mini farm na yan para bagong taon, bagong linis, malinis ang ating mga bukid. Yan, para maumpisa na rin natin magtanim pa ng mga ibang gulay. Mabunuhan din natin tong mga talong na gumanda nung umulan. Oh, mga kamadla, ayan no. Umpisa na yan, di ba? Yan oh, ang linis. Ang linis na, yun, binabanatan ni Jess niya sa diretso na yan. Doon sa kabila si Mark. Dito kayo mamaya, makita nyo yan, lahat na yan kung gaano kalinis. Dito na, umpisa na eh. May sample na rito. Binanatan na natin kanina yan. Doon si Mark. Si Mark doon ang naglilinis sa kabila. Yan, ang daming bunga ng ating talong ngayon. No? Kahit maliliit ang bunga, makapal. Nasariwa ang bunga. Violet na violet kahit matanda na yung talong. Yan, binabanatan na ni Mark dyan. Malinis na. Yan o, no? Malinis na mga kamadla.
Yan, ganyan. Medyo kakainin mong bagay ang lupa. Para di agad tumubo. Ito na mga kamadla, oh, si rabbit. Oh. Yan yung, ang ganda ng mata niya, kulay pula. Oh. Hindi kami ganong pamilya sa rabbit. Ano ba pangalan niyan? Pag ganyan pula mata. Anong tawag yan? Yung sinasabi din yung sabi ni Joshua na nagpunta. Magandang klase daw yan eh. Magandang lahi, kumbaga. Sabi kasi daw pag ganyan kulay, yung mata maganda. Kasi madalas daw pag puti, itim lang daw mata niyan eh. Mm-hmm. Pero yan daw dahil pula mata, maganda daw yan sabi. Dapat pala ibili natin kapares ganyan din. Kaya tayo ng kapares niyan. Alam, paano kayo malalaman yan kung babae yan o lalaki? Hindi, may ari daw yan. Ah, nakikita sa pulit. Oh, parang sa ano, may lalaki, may itlog din. Parang tuta. Madaling pala mawala. Madali pala silang malaman kung yung gender nila. Pagpakain na natin ng kangkong. Dapat daw kasi ito, pinapakain talaga ng ano, araw-araw eh, dahon eh. Nagtatay daw pagka nilagyan. Mabait pala yan? Hindi mo na magat yan? Pero nalang daw kung wild talaga. Sarap nga hawakan yan eh. Kaso bawal daw maligo pala yan? Hindi binabasa? Hindi daw binabasa. Gusto ko nga sana paliguan eh. Hindi daw pala pwede. Ayun, kumakain na siya. Ayun, galing nga na ito. Malunggay siguro. Pwede yun ha? Malunggay. Malunggay ito. Kinakain pala ng buo eh. Kinakain. Nakahaba binibigay dyan eh. Pati katawan. Para pala silang kambing din, no? Ay, may akamadla, oh. Ang dumi niya, birog-birog, di ba? Hindi ko na nilagyan ang poop, pero para tretso na sa lula. Ano? Lakas nga kumakain ang poop. Mayroon, wala nga siyang kapares, kaya malungkot. So, comment kayo kung anong magandang ipamares dito. Ano yung talagang pangalan? Oh, ano yung pangalan na pwede nating pares dito? Anong kulay na maganda? Para makabili tayo. Oh. Para may hanap natin, may hanap natin siya kapares. Para hindi siya malungkot. Di ba, mahirap pag isa, kawawa naman siya. Oh. Saka kung ano yung pwedeng damo pa na pwedeng pakain dito. Parang pinapakain niya tata yung nasa talahib talaga, yung matataas. O kahit na anong damo. Alam ko talaga, ganyan. Yan, alam ko kung talaga. Kaya ito kasi healthy kasi ito eh. Kasi gulay din halos. Try natin malunggay sa sunod mo. Kung kinakain. Pangawa natin ng malunggay. Yan, pero pag lang ganyan, ang kinakain niya, pigs. Pellets. Pellets ang kinakain niya. Malakas nga kumain ito eh. Tubig, may gamot pa yung tubig niya. Electrolytes pa yan. Ayan o, pwede. Pwede din niya kumain o. Muna niya dahon. Ah, tinitira lang niya din ang kunate eh. Ayun, di mo niya kinain ng isa o. Ah, tinitira niya yung tangkay. Hindi, kinain buo. Ayan o, pinapangos eh o. Ay, hindi tayo, kinakain lang niya dahon. Luluwa na niya yan. Parang sinipsip lang niya na. Ayan natin. Hindi, inubos eh. Medyo niya o, nilulong. Nabait siya. Curioso siya o. Oo, kinain na. Alas pa lang kumain ng dahon ito. Oo, oh, yun o. Binanatan din niya uli yung pinagalan niya ng dahon. Ito pa o, yun o. Ito, meron pa siya reserva. May isa pa eh. May isa pa. Ano to, good for mamayang hapon na to. O, yun mga kamadla. Alam mga kamadla, nakita niyo yung rabbit namin. Sana mabili natin ng kapares. Pag nabili natin to, baka maparami natin. Try natin pag-alaga ng rabbit. So, okay mga kamadla, update ko kayo dun sa nililinis natin sa bukid. Mamaya babalikan natin yun, bukas ng maga makikita nyo kung paano na, kung gano'n nakalinis at anong mga gulay ang tatanim pa natin doon para marami tayong anihin. Maraming salamat mga kamadla.